Magandang gabi sa lahat. So, magla-live muna ako para meron tayong mga bagay na dapat i-clarify. Okay? So, batiin ko muna kayo ng magandang gabi sa kabila ng lockdown. Okay? Ako, isang visionary. Isa akong psychic. Lahat kayo lumapit sa akin. Hindi ako ang lumapit sa inyo para kayo magpaparinig. Tama po ba tayo doon? I-clarify ko lang itong sa Japan na babae na issue. Okay. Una, hindi ko talaga siya totally kilala. Siya ang nakikiusap sa akin na madam, sige na, paki-reading ako. One words muna tayo ha. Sino bang psychic sa buong Pilipinas na pag may nagpapa-reading ay walang pledge? Meron ba? Wala, di ba? Lahat po ng katulad ko ay may pledge. Pero makatao ang aking halaga. Hindi ko sinasabi sa inyo na, oh, pumunta na kayo sa akin para magpaparidin. Tama ho ba? Ikaw, ate, sa Japan, hindi kita in-scam. At mas lalo namang hindi ako pinalaki ng magulang ko na maging isang scammer. Okay? Pinalaki ako ng mga magulang ko na ang sabi sa akin, sa halagang piso, pag ikaw nagnakaw, 10 dubling mawawala sa'yo. Hindi ko kaya gawin yung ginagawa mo. Bakit naman kita i-scamin? Ikaw lumapit sa akin. Ikaw nakiusap sa akin. Hindi po ba, ate? Di ba sabi ko pa nga sa'yo, okay lang. Kahit di ka magbigay. Ang sabi mo, ah, madam, kasi may mahirap naman ang panahon dyan, tutulungan na lang kita. Bibigyan na kita. Okay, fine. Pero never ko sinabi sa'yo, ate, padalhan mo ako, sige na, no. Isang pledge yun. Kahit mag-online kang psychic, may bayad. Sino bang psychic sa Pilipinas na walang bayad? Merong pledge. Ika nga, pledge. Pag kayo nagpapa-reading sa akin, meron kayong weaver na pinirmahan sa akin dito. Una niyong makakausap muna sekretary ko bago ako. At kailan ko ginawa na pag nagre-reading ako, pag nagpapa-schedule ay hinihingi ko yung mga Facebook niyo. Sige nga, bakit ko hingiin? Bakit ko hingiin para saan? Diba? Since ate, yung sa Daga Japan, since na pinost mo na rin yung resibo, ang problema lang kasi sa'yo, tinakpan mo yung pangalan ng sender. So unfair yun. Okay? Yung tinitirhan ko dito, ever since, bago ako dumating sa bahay ng Pandakan, lahat ng tao dito, may tira, may pagkain, may mga trabaho. Ako na nga nahiya sa kanila eh. Kasi mabait sila sa akin. Hindi totoo na ako nagpakain sa kanila, bakit ko naman gagawin yun? Natural, kung mayroong mga binibigay sa akin ng client, di ko naman po yun kaya mag-isa. Binibigay ko rin. Yung nagsabi na pinapakain ko lahat ng pamilya dito, di totoo yan. Saka sa kataga Japan, since na pinost mo na rin yung mga resibo na sinabi mong ginamit ko sa pang i-scam, babanggitin ko na rin yung pangalan ng mga sender. Since ayaw nila makipag-cooperate sa akin, maniwala ka sa akin, ate. Kahit mag face to face pa tayo kay Sir Rafi Tulfo, haharapin kita. Nag-message ka pa nga sa akin ng death threats eh. No? Sinabi mo sa akin yan. Baka matulad ka kay Solomon. Oo. Oh, matanda na ho kayo. Nako. Anong problema nyo? Ano yun? Ate, may binibinta kong ganito. Padala ka ng pera. Ganun ho ba yun? Sinabi ko sa'yo, padala mo yun. Ang mali mo lang. Dapat sana alam mo yung batas. Kasi ako talaga lahat kayo dinadaan ko batas sa batas. Pinupost mo yung mga mukha ng mga taong tinutuluyan ko dito. Dito sa bahay na to, hindi ako nakikituloy. Nangungupahan ako, natural, magbayad ako ng upa, bahay, lahat. Hindi ho ba? Tapos sasabihin ninyo, nang i-scam ako. Ba't ako mangi-scam? It's very clear na pag tumawag kayo sa sekretaryo ko, always, sinasabi ng sekretary ko lahat yan one by one. Tumawag ka sa akin madiling araw, gising ako, gabi, gusto ko na matulog, kinakausap kita, pilit kita pa inaunawa kasi ang gulo-gulo mo kausap.
Di ko malaman kung ano yung problema dinadala mo. Tapos, inawan, last time na nag-usap tayo ng video call, sabi mo sa akin, Madam, malaking pera ang nawala sa akin kasi may nag-scam sa akin na malaking halaga. Di ko alam kung paano ko ibabalik yon. May gagawin po ako, Madam. Sana wag lang magalit. Wag mo ako hahamunin kasi ako, wala akong ginawa masama. Wala akong niloko at wala akong in-scam. Kayong nag-aakusa sa akin yan. Kung talagang matapang kayo, hihilahin ko kayo sa korte. Doon tayo magkita. Ngayon, babanggitin ko yung mga pangalan ng mga tao na inutusan mong padalhan ako. Ang problema lang po kasi dito, alam ko naman na marami akong bashers. Yung screen name ko, kung ano man yung private sa sarili ko, kinikip ko sarili ko yon. Kinausap ko po dito yung isang tao. Na isang tao na mahalaga sa akin. Nag-usap kami ng maayos, okay lang ba? Okay, nag-hi pa nga sa sayo ate, di ba? Purong ginawa mo, sinabi mo yung pangalan ng pamilya na yan kasama sa pang-i-scam. Ate, sandali lang ha. Ginamitan mo ba ito habang nagpo-post ka? Alam mo ba kung ilang taon ang sintensya? Alam mo ba kung ilang counts yan? Wala kang patunay. Ang sabi mo pa sa akin, Madam Rudy, hihilahin ko, hihilahin, mag-ihilahan tayo ng buntot. Hindi, hindi ako makipag-ihilahan sa'yo ng buntot. Hindi ko ibaba yung level ko sa'yo. Hindi ako makipag-ihilahan sa'yo ng buntot kasi wala naman akong buntot. Pero isang bagay lang sabihin ko sa'yo, puputulin ko yung sungay mo. Napaka-sinungaling mo. Sige, ito na ha. Babanggitin ko na yung mga pangalan nagpapadala. Ayaw nyo makipag-cooperate sa akin. Ayaw nyo magsalita sa akin. Then pues, kayo na lang po yung kakasuhan ko. Okay? Ang una nagpadala si Elizabeth Pirimondo. Ang cellphone number ay 0936905-1307. Ayaw mo makipag-cooperate ate, di ba? Sabi mo kapatid mo yun. Nag-utos sa'yo na padala. It's a pledge. Pledge po yan. Sino bang psychic sa Pilipinas na walang bayad? Pupunta ka nga lang ng Quiapo, may bayad ka na. Diba? May 5,000, 10,000. Huwag niyong iisipin na, oh, bago i-vision kayo ni Madam Rudy, ha? Tinatawagan, titingnan yung Facebook mo. That was a lie. Bakit ko titingnan? Confident ako na may psychic ako. Bakit ko titingnan? Di ako tumitingin. Alam na sekretary ko yun kasi siya nga hawak lahat ng schedule. Titingnan ko para saan? Ano makukuha ko sa Facebook? Okay? Ito naman yung pangalawa. Giovanni L. Balili. Ang kanyang cellphone number ay 0997-751-9900. Yung pangatlo. Ang pangalan niya ay Raimundo Paner Escusa Jr. Cellphone number 0938-917-5010. Yan. Yan yung mga sender. Ba't ayaw nyo makipag-cooperate sa akin? Sasabihin mo buong pamilya dito scammer? Sabihin mo na itong tao to scammer? Anong patunay nyo? Alam nyo ba ang batas talaga? Alam nyo ba kung ano ang mangyayari sa inyo pag nagsishare, nagpo-post kayo? Ang mga tao dito mababait. Okay ang pakikisama nila sa akin. Kung kayo may problema, andyan yung number ng secretary ko, tawagan nyo. Punta kayo sa harapan ko. Hindi yung sa social media kayo kuda ng kuda. Nilagay ko yung utak ko dito eh. Hindi ko nilagay sa sahig. Husgahan nyo ako, manluloko. Manluloko si Madam Rudy kasi nagpabayad. Scammer si Madam Rudy kasi may bayad. O ano nga pala ang gagawin ko? Kumbaga, buong araw ako uupo. Kayong kakausapin ko, wala akong makain, wala pabayad sa kuwenti, wala pabayad. Kumbaga, magpakabayani ako, ganun. You take my time. There is a pledge. Okay? Sinong psychic nagsabi? Oh, nagpabayad yan, kaya demonyo yan. O, ganun? So, ang gagawin ko na lang pala, mula umaga hanggang gabi, kayo lang kausap, vision na ako na reading. Tapos ilang araw, patay na. Diba? Kayong mga ano, no, alam ko, ikaw ate sa taga-Japan, huwag mo ako padalhan ng detrets. Huwag ka mag-treat sa akin kasi nakasave sa akin yung video mo. I am very nice to you. Kinausap kita kahit antok na ako. Ikaw, napulit. Madam, tanggapin mo na. Sabi ko ate, huwag na. Diba na-video call tayo, huwag na. Hindi na, madam. Malaking bagay din yun. O, diba?
Kumbaga may natutunan ako sa buhay eh. Mahirap din pala magtiwala talaga sa ano eh. Malaanghel na salita eh. May sungay pagka ano eh. O diba? Laki ng problema niyo, kuda kayo ng kuda. So sa korte na lang tayo magkita. Okay? Sa korte tayo magkita, whether you like it or not, darating kayo. Tapos siseryosuhin ko kayo. Okay? Napapansin naman si Rodi, di sumasagot, di ba? Kasi ba't ako sasagot? Hindi naman ako palingkera. Ba't ako sasagot? Ano makukuha ko sa inyo pag sinagot-sagot kayo sa social media? Pero, dadaanin ko kayo sa batas. Doon tayo, tsaka ano ate taga-Japan ha, kung meron man ang baba sa'yo, di ko na problema yon. Problema mo na yun. Nag-umpisa ka magkuda-kuda sa social media eh. O sinagot ka na rin mga tao, eh tanggapin mo. Pero huwag mo sabihin, dami account ni Rudy yan, dami account ko agad. O kaya, ulitin ko lang yung pangalan ng Cinder ha. Elizabeth Pirimundo. Ikaw nagpadala, di ba? Total, ayaw mo naman makipag-cooperate. Sino naman na pinos din ng kapatid mo yung mga resibo, eh di banggitin ko na rin yung pangalan mo. I'm just being very nice. Di ba? Walang pang-i-scam. Kahit pa saan nyo ako dalhin, ma-NPI, malapit tulpo, wala akong taong niloko. Hindi ako manluloko. Ba't ako lulukuhin ko kayo? Anong mahita ko? Hindi naman ako pinalaki ng magulang ko, nabagna ako, na hindi na pinaghirapan. Tandaan niyo ha, ang pag-vision reading ha, nakakaubos ng energy. Masakit sa ulo. Pagkatapos kong mag-reading, stress. Pagkatapos kong mag-reading, ang sakit ng ulo. I give your full time. Of course, there's a pledge. Puta ka nga ng Quiapo, di ba may pledge? 5,000, 10,000 pa nga eh. Di nyo alam. Kaya lahat ng tao na sumira sa akin sa social media, isang bagay lang ang masasabi ko sa inyo. See you in court. Yun lang talaga. Saka ikaw, ate sa Japan, napaka wala ka nito o wala ka rin nito. Paano mo nasabing na-scam kita, naloko kita, paano? Nagbayad ka ng pledge, tapos pinagkalandakan mo si Lourdes Villegas, scammer, sino? Siya, scammer? At ba't naman siya mang-i-scam? At ba't naman ako mang-i-scam? Walang nang scam sa'yo, tate. Hindi kami mga scammer dito at mas lalong hindi ako scammer at mga taong tinilang ko dito, hindi scammer, hindi manluloko. So katigilan niyo pagsabi-sabi na pinapalamon, pinapakain ko lahat ng tao dito, hindi totoo yan, ha? Kung makita mo lang kabuhayan nila, makita mo lang trabaho nila, ang ganda ng bahay nila, tapos papakainin ko. Sila ang nagbigay sa akin ng pagkain. Sila ang nagpapahalaga sa akin. Huwag niyong baliktarin yung sitwasyon. Kung mayroon kayong galit, madala kausap, punta lang kayo dito sa akin, kausapin niyo ako, sagutin ko kayo. Pero yung igagrab mo yung mga picture, naku ate, kung talagang meron ka nito, dapat alam mo yan. Yung pagpo-post mo pa lang sa pitch, nagagrab ka ng picture, ang laki ng kaso mo niyan. Huwag kang magpakampanti sa sarili mo na hindi ka matuntun. You're wrong. Masyado nyo kasi akong ina-underestimate eh. Oh, tahimik si Madam Rudy, di niya makuha ang pangalan ng ano ko. Okay, tingnan natin. Yung pag-grab mo ng mga picture ng mga tao na walang kinalaman, huwag mo ako hamonin, pupunta kay si Raffy Tulpo. Naku, hindi ako takot. Ba't ako matatakot kay si Raffy? Iwala naman akong ginagawa. Natural lang, may pledge. Utusan mo nga pagbili ng suka, may bayad eh. Diba? Utusan mo nga pagdampot na ng kapilanggot na basura, may bayad. Yung mga paninira mo, na pagsabi mo maluloko is camera ko, panindigan mo yan ha. Panindigan mo yan, huwag kang magkamali sa akin. Na hindi, isipin mo, di ko alam pangalan mo, tsaka location mo, sorry. Uwi ka. Pag umuwi kayo ng Pilipinas, ikaw taga Japan, saka isa, uwi ka. Sasalubungin ko pa ka ng red carpet. With matching banda pa. Gusto nyo? Ulutin ko ulit ang Cinder, ha? Elizabeth Pirimundo, kinausap kita kanina, ayaw mo makipag-cooperate, ha? Sabi mo, kapatid mo nag-utos sa'yo, ha? Ayaw mo makipag-cooperate. Si Giovanni L. Balili, ayaw rin sumagot. Ito naman si Raimundo Paner Escusa Jr.,
Pasensya na kayo tatlo, bakit ko binanggit ang mga pangalan nyo since na pinost na rin naman niya yung mga resibo na sabi niya, in-scam ko sa kanya. So yun lamang po sa inyong lahat. Tagit po nating tandaan, huwag mapanghusga sa kapwa, huwag agad-agad maniwala sa sabi-sabi-sabi. Hanggat hindi nyo alam ang punot dulo ng kwento. Gaya na sinasabi ko sa inyo, hindi totoo yung mga paratang nyo dito sa taon, sa bahay na to. Diba, hinahami mo ako. Sabi mo, madam, maghanap tayo kay Tulpo, maghilahan tayo ng buntot. Wala naman po akong buntot, ate. Pero may pamutol ako sa buntot mo. Yun ang meron ako. So, yun lang po sa inyong lahat. Magandang gabi at tuloy po pa rin. Yung mga hindi naman po naniwala at nagpapanik, huwag na po kayo mag-follow sa akin. Kasi alam nyo, ang negative vision, hindi dapat kinatakutan yan. Yan nga nagturo sa isang tao paano maging positibo at maging handa eh. O, diba? So, hanggang doon lamang, gana sinasabi ko sa inyo, doon sa mga nambash, lalo na doon sa pamilya na dinamay mo, biro mo, isipin mo naman ha, nasa ibang bansa ka, nagla-live ka, nagbubuli ka sa isang tao, wala ka na bang kaso nun? May kaso ka nun. Siyempre, diba? Kasi ako, andito yung utak ko sa loob ng bungo ko. Hindi ka tulad sa utak nyo, nakakalat sa sahig. Pakidampot, pakipasok sa loob. Baka sakaling tumalino kayo, gamitin nyo ang yung pinag-aralan sa mabuting paraan. O, di ba? Gamitin nyo, mga iha. Huwag yung puro kuda sa social media. Ganang sinasabi ko sa lahat, yung mga tao dito, sa tinitiran ko, yung nag-asok ako sa na-scammer daw ang taong inutusan ko, sige, tingnan natin yan sa korte ha. Kung kaya mo ko panindigan yan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi. Salamat.